enabled. Oh, meron na. Welcome po sa ating Ekklesia in the Home, our 8 o'clock habit. Wala pa? 8 o'clock habit. Wala pa, 8 o'clock. Okay. 7:59 pa lang tayo. Nakalain na tayo. Ah, nakalain na. Okay. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang lahat po ay wini-welcome back namin. Welcome back to us and welcome back to you. Na magsasama-sama po muli tayo ngayong gabi para mag-aral ng salita ng Diyos. So welcome Kabet, Kuya Bobby, Kim, hello. Hello, kami ay nagagalak, natutuwa, nasisiyahan. Dahil ngayon, praise God and thank God na mayroon na pong power supply dito sa Baguio. Nakaraos na po ang napakatinding bagyo na ating dinanas. Sa mga sandali po ito, may mga area pa sa bandang Irisan ang hindi pa raw nagkakaroon ng power supply. Kaya nananawagan kami sa Beneco. Yon. Ilang araw din po tayong hindi nagkakita-kita ng live. Na-miss niyo po ba kami? Kami po ay na-miss namin kayo. At marami pong mga kwento, maraming mga pinagdaanan, at patuloy po tayong lalaban, patuloy po tayong makikibattle with the war that we are facing in life. Ikaw, Daddy, paano ka ba nakakope dun sa mga pinagdaanan natin? And how, paano mo yung tiningnan para makakope ka dun sa pinagdaanan nating battle or struggle? So, nice ko muna bumate ng magandang gabi po sa inyong lahat. So, paano ko pinaglabanan yung ating battle na dinaanan? Well, unang-una, nagpapasalamat tayo sa salita ng Diyos. Kasi, yun nga, we are equipped with God's Word. Kaya, yung mga pangako ng Panginoon ay patuloy nating pinanghawakan. At yung pangako ng Diyos, yung mga salita ng Panginoon na naging gabay ko at kalakasan ko nung mga panahon na may mga pagsubok tayo, sister. Amen. Talagang depende talaga dun sa perspective mo kung paano ka magre-respond dun sa mga pinagdadaanan mo. Ngayon, nandirito pa po kami sa aming quarantine area dahil yung kabanyang bahay, hindi pa tapos ang quarantine nila, kaya we need to stay here. Maraming mga pinagdaanan kami, nakitang-kita namin kung paano kumilos ang Panginoon. At ang perspective nga, kanina nag-uusap kami ni Pastor na sabi niya, it is a battle, it is a war. Na hindi physical war, mental war, kundi spiritual war po talaga, warfare po talaga ang battle na pinagdaanan namin. Pero by the grace of God, na hindi po kasi dahil sa malakas kami, hindi po dahil lang sa vaccinated kami, mga tulong lang yon, kundi dahil ang Panginoon ang ginawa namin strength, refuge, ublihan nga, moog. At siya po yung inasahan namin na talagang tutulong sa amin. Kaya kung kayo man po ay dumadaan, nagdaan, magtulong-tulong po tayo na gabitin ng Panginoon yung mga experiences natin para magbigay tayo ng kalakasan sa iba. Yung po ang mga ginagawa namin dahil alam namin na hindi mananatili, hindi lamang inalaw ng Panginoon to para lang mag-suffer, para lang magkaroon ng trials and challenges, kundi inalaw ng Panginoon ito para for us to learn, for us to share kung ano man ang mga victory natin, kung ano man ang mga pinagdaanan natin, o paano tayo tinulungan ng Panginoon. So, nais po naming purihin ang Panginoon sa gabi ito. Ibalik ang mga papuri sa Diyos sa kanyang ginawang pagliligtas sa amin. Amen. Sa kapahamakan,
sa mga nananalangin sa amin, mga kapatid, kayo na alam ko, kasama namin kayo sa journey namin. You are praying for us. I know, daman-daman namin yung mga panalangin ninyo. Indeed, si Lord ang tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya nga, binabati ko po kayong lahat, kayo po ng mga nanonood sa gabi ito, si AJ Almasco, si mga taga-Palawan, God bless you, fighting! Let us continue to fight this. Amen. So, sige po, magsimula na po tayo at idulog muna natin sa Diyos itong ating gawain ngayong gabi. Let's pray. Our Heavenly Father, nais po naming purihin ka, luwalhatiin ang inyong pangalan sa gabing ito. Inaalala namin ang inyong kadakilaan, ang inyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob, ang iyong mayamang biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa bawat isa sa amin. Panginoon, tanggapin mo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang pagbibigay namin ng luwalhati sa iyong banal na pangalan, ang iyong pangalan, ang makapangyarihang pangalan, O Diyos, na maaari naming takbuhan, maaari naming maging kanlungan, O God. Ang iyong pangalan ay sapat na, Panginoon, upang dakilain ka namin, O God, sa gabing ito. Kaya nga, Father, right now we are praying na patuloy kang kumilos, patuloy kang maghari sa buhay ng bawat isa. Ang iyong kalooban ang maganap ngayong gabi. At salamat po sa mga kasamahan namin na nag-join dito sa 8 o'clock habit devotions na ito, Panginoon, sa Ekklesia in the Home. Naniniwala kami na meron kang gagawin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya nga, patuloy kang mangusap, patuloy kang kumilos, Panginoon. Patuloy mo pong hipuin ang puso at isipan ng bawat isa. Kaya nga sa gabing ito, Lord, we entrust this ministry for your honor and your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung naghihintay po kayo ng update para kay Doc Jairus na nag-celebrate ang birthday niya kahapon sa ospital, siya naman po ay masaya at let us all pray na yung swab niya tomorrow ay magkaroon ng negative na result para most probably by Saturday po makalabas na siya. At, by faith. Yeah. So nagpapasalamat din po kami doon sa mga nag-share. Alam niyo po ba na yung nakaraang broadcast natin ay umabot po ng 1,600 views. So, ganun po ka-powerful itong platform na ito na kung saan. Can you imagine 1,600 plus ang nanood o nakapanood, nakakita nitong broadcast natin. So, yung mga nag-share po, kayo po ay malaki po ay inyong maitutulong kung kayo po ay ibabahagi ninyo itong broadcast na ito sa iba. Amen. Yung po yung inyong participation. Amen. Sa ministry ito. Thank you po. Ako na ba? Oh, ako na. Si Pastor po ang mag-share. Akala mo ba ako mag-share? Oh, yeah. Okay. Sige, umpisa na po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po patuloy kayong magbigay ng mga testimony nyo kung paano kayo tinulungan ng Panginoon, paano nakatulong itong devotion natin gabi-gabi sa inyong pagiging victorious sa bawat trials and struggle na nararanasan ninyo. Amen. Amen. Kaya nga sa gabi ito, ang ating pong topic ay pinabagatan po natin na winning our war. Okay? Winning our war. Sana po ay itanim natin sa ating mga isipan, mga kapatid, na tayo po ay nasa isang digmaan. Ilagay natin yung mindset na yon sa ating mga puso at isipan na we are at war. Whether you believe it or not, we are at war.
kailangan po magkaroon tayo ng ganung klaseng mindset sa gabing ito. Kaya nga, hindi ito ang tamang panahon para matulog ka sa pansitan. Okay? O kaya, hindi ito ang tamang panahon para maging reluctant ka na maglingkod sa Panginoon. O kaya, hindi ito ang tamang panahon para hindi ka makinig sa iyong commander-in-chief. Okay? O kaya, hindi ito ang tamang panahon na tayo mismo ang mag-away-away o hindi magkasundo dahil we are at war. Kailangan po nating baguhin muna yung ating mindset sa gabing ito. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, yun po yung aking ibabahagi sa inyo. Winning our war. Okay? So, meron po kasi tayong tendency bilang mga tao na baliwalain natin yung tinatawag na spiritual reality. Okay? Kasi nga, masyado tayong nakafocus lang dun sa physical realities natin sa buhay. So, nai-ignore natin yung spiritual realities. Ang tinutukoy ko po yung spiritual dimension ng ating buhay. So, dapat po nating maintindihan, mga kapatid, hindi lang po tayo physical being. We are also spiritual. Meron din tayong spiritual being na kinakailangan bantayan po natin. Para bang sinasabi mo, si Kurt, pag tayo dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay natin, o kaya nagkasakit ka, hindi mo nang titingnan to as simpleng sakit, o kaya simpleng problema, kundi titingnan mo in a spiritual realm. Yeah. Kung naalala niyo po yung mga naging lecture natin before, our physical battle must be fought, no? In the spiritual realm. Okay? Bakit po natin masasabi na kailangan nating tingnan yung spiritual dimension ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, sa ating kasalukuyang mundo na ginagalawan. Yung mga pandemic na nangyayari. Ano ba? Itong pandemic na ito, tingnan din natin, hindi lamang dun sa physical dimension niya, kundi dun sa spiritual dimension nitong pandemic na ito. Alam niyo po si Apostol Pablo, mga kapatid, sa kanyang sulat sa Book of Ephesians, okay, nag-exhort po siya sa mga mananampalataya tungkol sa isang digmaan, no? Ang context nito ay warfare or digmaan or battle. Okay? Na kung saan, bilang mga mananampalataya, tayo po ay kinakailangang matutong makipaglaban, makipagdigma. Kaya lang, kanino tayo makikipagdigma? Kanino tayo makikipaglaban? Sa asawa ko? Sa kapitbahay ko? Sa mga kapwa ko Pilipino? Sila ba ang kalaban natin? Hindi po. Maliwanag po yung sinasabi sa banal na kasulatan sa Book of Ephesians, chapter 6, verse 12. Okay? Doon muna tayo sa verse 12. Sabi nito, "For we are not fighting against flesh and blood enemies." So, we are not fighting against flesh and blood enemies. Meaning, we are not fighting against anyone. Okay? Against anyone. No. But, sabi nito, against evil rulers. Against authorities of the unseen world. Against mighty powers in this dark world. And against evil spirits in the heavenly places. So, maliwanag po sa verse 12 na hindi tao ang ating kalaban. Hindi asawa mo, hindi anak mo, hindi kapitbahay mo, hindi yung boss mo, hindi yung pastor mo,
hindi yung mayor mo o yung barangay captain mo o yung presidente mo ang kalaban mo. Nagkakamali po tayo kung ang tingin natin sila ang ating kalaban. So ang unang prinsipyo rito, Sister Olive, kilalanin mo kung sino ang tunay mong kalaban. Know your enemy. Alamin mo dapat kung sino ang kaaway mo. Now, sinasabi dito ni Apostle Pablo, hindi ang kapwa mo ang kaaway mo. Meron tayong kaaway na tinatawag na evil rulers, authorities of the unseen world, against mighty powers and against evil spirits in the heavenly places or heavenly realms. Okay? Mga kapatid, ang kalaban natin, hindi tao. Pero meron tayong unseen enemy, evil enemy, mighty power enemy, evil spirits na enemy. Hindi yung kagalit mo. Hindi yung kagalit mo. Kung may kagalit ka man. Kung ba may kagalit pa? Wala. Okay. Meron. Meron yung evil. Yeah. So, mga kapatid, dito po si Apostol Pablo, kung papansinin po ninyo yung buong structure ng Book of Ephesians, kailangan basahin natin yung context eh. Kung mapapansin po ninyo, sa chapter 1, ang tinalakay po ni Apostol Pablo sa Book of Ephesians, yung restoration of relationship between God and man. Kasi nga, nagkaroon ng broken relationship ang God at ang man because of sin. At yun ang ni-restore ni Lord. Yung relationship na yun, yung broken relationship na yun, ni-restore ni Lord. Yun po yung matatagpuan natin sa chapter 1. Sa chapter 2, mga kapatid, yung restoration of relationship between the Jews and the Gentiles. Yun po yung context ng chapter 2 at bahagi ng chapter 3. Pagdating naman po ng chapter 3 and 4, yung restorations of relationship between brothers and sisters in the church. So, inuna yung God and man, tapos yung Jews and Gentiles, and then chapter 3 and chapter 4, diniscuss yung restorations of relationship between brothers and sisters inside the church. Pagdating po ng chapter 5, yung relationship naman po, yung restorations of relationship between husbands and wives. Pagdating po ng chapter 6, dinalaki naman po ni Apostle Pablo yung restoration ng relationship ng parents and children. Okay? Or children to their parents. Okay? And again, in chapter 6 pa rin po, tinalaki po ni Apostle Pablo yung restorations of relationship between employers and employee. O yung tinatawag sa panahon nila na masters and slaves relationship. Nung tinalakay po ni Apostol Pablo to, yung restoration ng relationship, tapos sa bandang huli, finally, sabi ron, finally, he talks about spiritual warfare. In chapter 6, starting from verse 10, to verse 18. Pero sa gabing ito, tatlong talata lang po muna ang pagbubulay-bulayan natin. No? Ephesians 6, verse 10 to verse 13. Yun po muna yung pagbubulay-bulayan natin dito, mga kapatid. So, makikita natin, meron pong dalawang principle na in order for us to win our war. Okay? We need to do two things. Number one, be empowered
in the Lord and in His mighty power. Yun po ang unang instruction dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Sabi niya, a final word, or finally, be strong in the Lord and in His mighty power. So yun yung unang principle, unang instruction ni Paul sa mga mananampalataya. Be strong or be empowered in the Lord and in the power of His might. Ngayon, ang tanong, bakit yon ang inunang instruction ni Paul? Matapos niyang talakayin yung lahat ng mga restoration ng mga relationships between God and man, between Jews and Gentiles, between brothers and sisters in the church, between husband and wives, between parents and children to their parents, between employers to their employees, or employees to their employers. Then, finally, sabi niya, be strong in the Lord and in His mighty power. Alam niyo po kung bakit? Because hindi natin kaya. Tama. Hindi natin kaya in our own strength, in our own power to win this battle. We need to be strong in the Lord and in the power of His might. We need to be strengthened by God. Kasi nga, His power. Oo, kasi mga kapatid, unang-una, dapat po nating maintindihan, the source of our power to win this war is in the Lord. Ganun ba ginawa mo? Importante po yun, mga kapatid. Kung gusto nating magtagumpay sa ating pakikipaglaban, sa ating pakikipagdigmaan, kailangan alam mo kung saan ka kukuha ng lakas, ng source ng iyong strength, source ng iyong power. At yan po'y walang iba kung hindi sa ating Panginoon. Sa Kanya ka huhugot ng lakas, sa Kanya ka huhugot ng kapangyarihan upang manalo tayo sa digmaang ito. Kaya nga, importante po, mga kapatid, we need to be empowered in the Lord and in His mighty power. Yun po ang sabi sa verse 10. Because He is the source. At hindi lang siya ang source ng ating power and strength. We have a powerful enemy to defeat. Tandaan po ninyo, mga kapatid. Una, siya yung source kung bakit kinakailangan we need to be empowered in the Lord and in the power of His might. Siya ang source. Pangalawa, because we have a powerful enemy. Do not underestimate the evil rulers, the evil spirit, the unseen forces of this dark world. Hindi po natin pwedeng i-underestimate ang ating kalaban. That's why we need to be empowered in the Lord and in the power of His might. Now, katulad din po ng isang sundalo, mga kapatid. Okay? We need to be officially enlisted army of the Lord. Diba? Hindi ka pwedeng maging sundalo kung una, hindi ka muna registered. Hindi ka nag-enlist. Hindi ka dumanang training. Yeah, pero bago ka dumanang training, nauna muna yung enlistment. Na kung saan nagpa-register ka muna. O ikaw ay nagkaroon muna ng pakikipagtipan, nakikipagkasundo, di ba? Pag sinabing enlisted personnel ka, ikaw, meron kang pinirmahan ng dokumento, meron kang official
document or official relationship na ikaw ay isang enlisted personnel, enlisted official army of the Lord. Kaya nga napakahalaga po rito yung kaugnayan muna natin sa Panginoon. Okay? Kaya nga, be strong in the Lord. Importante yung ating para kaugnayan bang, sa ating para Panginoon. Para bang sinasabi mo na to attain the strength and the power, kailangan meron muna tayong relasyon sa Panginoon. Exactly. Meron muna tayong tamang relasyon sa Panginoon para magkaroon tayo ng kalakasan at kapangyarihan na manggagaling sa ating Panginoong Jesus. Tama po. Kung mapapansin po ninyo, tinalaki na po ito ni Apostol Pablo sa chapter 1, verse 19 and chapter 3, verse 16. Basahin po natin yun. Pakibasa mga Sister Olive yung chapter 1, verse 19, Ephesians 1 po, verse 19, and Ephesians 3, verse 16. Sige, ito po. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power. Ito mo ah, maliwanag doon, no? Na ito ang panalangin ni Apostol Pablo. Yung mga mananampalataya, you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. So, kinakailangan muna. This is a condition. Dapat maniniwala ka muna sa Kanya. Nanampalataya ka muna sa Kanya. Sa gayon, maintindihan mo yung incredible greatness of God's power for us. And then, 3:16, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with the inner strength through His Spirit. So yung empowerment ng Diyos sa buhay natin ay mararanasan natin through the Spirit in our inner being, in our inner strength. Okay? Kaya nga, Sister, kung wala ka talagang kaugnayan sa Panginoon, hindi mo mararanasan yung mighty power. Hindi mo mararanasan yung greatness of God's power. Hindi mo mararanasan yung unlimited resources of His power sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ito yung sikreto eh, kung paano ka magiging winner with the warfare that you are facing. Na sa bawat lies na ilalagay sa iyo ng kaaway, ito yung source na power na paghuhugutan mo. Ito yung strength na paghuhugutan mo pag ikaw ay may relasyon ka sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, maliwanag po yung sinasabi ni Apostol Pablo, be empowered in the Lord and in the power of His might. Yung source ng ating power, yung source ng ating unlimited resources of His power, yung source ng ating incredible greatness of His power, ay yung ating kaugnayan sa Panginoon. Tutor, hindi natin kayang pagtagumpayan yung ating mga battle without God's help. Without our relationship. Kahit alam mo pa ang lahat-lahat, kahit ganun ka, katalino, kahit doktor ka pa, kahit... Pero pag wala yung kapangyarihan ng Panginoon na sumasa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, at ito ay makukuha mo lamang kung ikaw ay may personal na relasyon sa Panginoon. Kung wala kang personal na relasyon, paano ka kukuha ng strength? Paano ka kukuha ng power? Kaya ito po yung importanteng malaman po natin. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, kung yung pa lang okay na eh, no? Malaman mo pa lang yung saan manggagaling ang iyong kalakasan, saan manggagaling ang iyong kapangyarihan upang labanan at magtagumpay sa digmaang ito. Walang iba kundi
sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Pangalawa, mga kapatid, no? Kung una, sabi niya, be empowered in the Lord and in the power of His might. Pangalawa, be equipped with all God's armor. Okay? Be equipped with all God's armor. Now, nice ko pong bigyan ng emphasis dito, mga kapatid, yung salitang all. Okay? Sabi dito, all armor. Okay? All of God's armor. Kasi nga, hindi po pwedeng some. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng isa lang o some. Hindi, sabi ng Bible, we need to be equipped with all God's armor, no? All armor, not some armor He provides. Alam nyo yung picture na ipinakikita rito? Full battle gear. So, dapat kumpleto yung iyong kasuotang pandigma. Ika hindi nga, pwede wala helmet. Ika nga, full battle gear. Okay? Ngayon, mga kapatid, hindi lang po full battle gear. You need to put on the full battle gear. Okay? Hindi yung bit-bit mo lang. Okay? Yung helmet mo nakalagay sa kamay mo. Di ba yung may mga driver, nakakita nyo ba yung mga nagmumotor? Kuminsan, yung helmet na supposed to be sinusuot sa ulo, nakasuksok dito, nakasukbit sa kanilang mga braso. Eh, hindi naman po, hindi ganon. Hindi dapat bit-bit lang. Dapat isuot mo. So, yun po yung instruction ni Paul dito. Yung picture na ipinakikita niya dito, yung imagery na ipinakikita dito ni Apostle Paul, full battle gear. At yung full battle gear, dapat nakasuot. Taglayin mo yung mga armor na ipoprovide ni Lord. No? You need to put on and not carry on. Ngayon, dalawang beses pong binigyan ng emphasis yun ni Paul. Verse 11 and verse 13. Sabi nito, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. Verse 13. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. So we need to put on every piece, every armor, all of God's armor that He provides. Not some. Not to carry on, but to put on all of His armor. So, we need to be in full battle gear. Now, binagit po rito kung bakit. Bakit kinakailangan we need to put on the full battle gear? Number one, to be able to stand firm. Hindi ka po pwedeng manatiling matatag kung hindi mo suot lahat yung kanyang sandata na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. No? So verse 11, maliwanag, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm. Okay? You cannot stand firm if you will not put on all of God's armor. Pangalawa, una, to be able to stand firm. Pangalawa, to be able to fight against all strategies of the devil. Alam niyo kung bakit pinasusuot sa atin ng Panginoon lahat ng full battle gear? Kasi po,
ang kalaban natin, meron siyang iba't ibang strategy, scheme, style kung paano niya tayo aatakihin. Kailangan fully equipped ka. Full battle gear. Dahil nga, ang strategy ng kalaban, iba-iba yung kanyang atake sa atin. Ibig sabihin, kailangan, hindi natin siya bibigyan ng puwang upang tayo ay maisahan ng ating kalaban. That's why we need to be in full battle gear. Pangatlo, mga kapatid, to be able to win, okay, against spiritual forces. You cannot win against the spiritual forces without the full battle gear, without being empowered in the Lord and in the power of His might. Sabi sa verse 13, therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist. Okay? To resist the enemy in the time of evil, then after the battle, you will be standing firm. In other words, brothers and sisters, mananatili kang nakatayo. You will be able to resist the enemy. You will be able to stand firm or hold your ground if you are in a full battle gear, and you know the source of your strength, you know the source of your power that comes from the Lord. Kaya dito, mga kapatid, no, tinuturo ni Apostol Pablo, yung metaphor na ginamit dito ay isang warfare. Okay? Ngayon, maliwanag po, hindi ang Diyos ang kalaban mo. Kaya hindi ka sa Diyos dapat magtampo. Okay? Dahil hindi ang Diyos ang kalaban mo. Meron tayong kalaban. Yung evil spirit. No? Yung evil ruler. Yung unseen enemy. Spiritual forces. Yun ang kalaban natin. Hindi si Lord. Pangalawa, hindi rin yung kababayan mo, no? Hindi yung mga kababayan mo, kasi sa context nila, yung Jews at saka yung Gentiles. Hindi yung kababayan mo ang kalaban mo. Pangatlo, hindi yung kapatiran mo ang kalaban mo, yung mga brothers and sisters mo in the Lord ang kalaban mo, hindi. At hindi rin yung asawa mo. Hindi yung asawa mo, hindi yung asawa mong babae, okay, yung asawa mong lalaki, hindi yung asawa mong ang kalaban mo, meron kang kalaban na spiritual. Oh, yung tunay na kalaban natin. For our struggle is not against flesh and blood. Hindi rin anak mo. Okay? O kung ikaw man ay anak, hindi yung magulang mo ang kalaban mo. Okay? Now, hindi rin po yung boss mo ang kalaban mo. O yung mga namumuno sa inyo ang kalaban mo. Hindi rin yung subordinate mo or employee mo ang kalaban mo. Minsan yung sitwasyon mo sa buhay, hindi rin yun ang kalaban mo. Kaya nga po, mga kapatid, maliwanag yung tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga, itong pakikipagdigmaan ito, mga kapatid, tingnan natin yung spiritual dimension in a spiritual realm. Ang dalangin ko sa Panginoon sa gabing ito, buksan ng Panginoon yung ating spiritual eyes para makita natin sino ba ang tunay nating kalaban at paano natin lalabanan itong ating kalaban. Paano tayo magtatagumpay? Magtatagumpay tayo kung tayo po'y may kaugnayan sa ating Panginoon. Si Lord kasi ang source ng ating strength. Si Lord ang source ng ating power. Yes, we have a
powerful enemy, but the Lord is more powerful than our enemy. Amen. At hindi lang yun, mga kapatid. We need to be in full battle gear. We need to be equipped. We need to put on every piece of God's armor He provides in order for us to be able to stand firm, no? To be able to fight against all the strategies or schemes or tactics of the enemy against us, and to win this war against the spiritual forces. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ipagpatuloy natin yan sa mga susunod na araw, yung pag-aaral kung paano tayo magtatagumpay sa ating pakikipagdigmaan. Kasi ang gusto ng Lord, maging victorious tayo. Maging winners tayo. Hindi tayo maging loser. Yung digmaan ito, gusto ni Lord, magtagumpay tayo. Kung paano si Lord, He overcome the world. He overcome the evil one. He came to destroy the works of the evil one. He conquered death. At makikita natin kung paano napagtagumpayan ang Panginoon ng lahat ng ito. Kaya nga, we are not fighting for victory. We are fighting from victory. Dahil ang ating Panginoon sa Kristo ay nagtagumpay na, mga kapatid. We are on a winning side. That's why, gusto ni Lord, maging winner din kayo. Hindi lang kami, tayong lahat ay magtagumpay sa digmaang ito. Hindi magtatagumpay ang kadiliman. Sabi ng banal na kasulatan, I will build my church. I will build my ecclesia. And the gates of Hades, the gates of hell, will not prevail against us. Nabasa niyo na po ba yung inyong mga banal na kasulatan? Mula Genesis hanggang Book of Revelation? Kung hindi niyo pa po nababasa, basahin niyo po yung ending. Si Lord pa rin ang nagtagumpay. Si Lord pa rin ang nagahari. Siya pa rin ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya pa rin ang hari ng mga hari na magahari sa mundong ito. I-re-restore ni Lord lahat. Kaya nga, excited ako sa gagawin pa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, manalangin na po tayo. Hilingan natin si Ate Olive na gabayan tayo sa gabing ito. Ipo, tayong lahat ay mag-respond sa panalangin sa on how to win the warfare in this world. Sige po, Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mong ibinahagi sa amin ngayong gabi. Lumalapit po kami, Panginoon, ngayong gabi sa iyong harapan na nagpapakumbaba, Panginoon, dahil hindi kami magkakaroon ng kapangyarihan, hindi kami magkakaroon ng kalakasan kung wala kaming matuwid na relasyon sa iyo, Panginoon. Ito po yung unang step na dapat namin gawin, Panginoon, na magkaroon kami ng reconciliation sa iyo, ma-restore yung relationship namin sa iyo, at pagkatapos nito, O Diyos, makakakuha kami ng kalakasan sa iyo. Tingnan mo po ang mga puso namin ngayong gabi. Kung nararamdaman mo, O Diyos, na napakalayo namin sa iyo, o nararamdaman mo sa sarili mo na napakalayo mo sa Panginoon, ito yung mga sandaling ito na kung saan pwede tayong lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Lord, ngayong gabi, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Humingi kami ng tawad dahil maraming pagkakataon sa buhay namin, kami ay nagtatanong kung bakit. May mga doubts kami, may mga questions kami,
Panginoon, dahil kulang kami sa aming pananampalataya sa iyo. Ngayong gabi, O Diyos, pinakita mo na sa pamamagitan mo, O Diyos, sa kapangyarihan mo, sa kalakasan na magbubuhat sa iyo, papapagtagumpayan namin ang lahat ng aming mga pakikibaka dito sa lupa. Lord, kung nakikita mo po na kami ay tumitingin sa mga kaaway namin, Panginoon, ng pisikal na kaaway o kinaiinis kami dahil akala namin sila ang kaaway, Panginoon, salamat dahil na nalaman namin na hindi pala sila ang kaaway namin. We are not against flesh and blood, but we are against the evil spirit, Lord. Nawa makita namin yung mga bagay na ito sa bawat pakikibaka namin, O Diyos. Salamat sa salita mo, Panginoon, ngayong gabi. At alam namin, Lord, may katagumpayan sa iyo. May katagumpayan kami, Panginoon, kung ilalagay namin, isusuot namin ang bawat sandata na ibinigay mo sa amin, ang aming helmet of salvation, ang aming breastplate of righteousness, ang aming belt of truth, ang aming shield of faith, ang aming gospel of peace, ang aming sandata, ang sword of the Spirit, Lord. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay isusuot namin upang aming mapagtagumpayan, Panginoon, ang pakikibakang ito. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Tulungan mo po kami. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga salita mo ngayong gabi. Amen. Nais po rin namin idalangin sa inyo si Rosalie Ancheta. Gabayan niyo po siya, Panginoon, at pangunahan sa kanyang buhay. Si Kuya Jerry Garcia, Lord, dinadalangin po namin ano man ang kanyang mga pakikibaka sa buhay, samahan mo po siya at magtagumpay po siya, Panginoon. Si Melody Lanusa, Panginoon, ibigay mo rin yung katagumpayan sa kanyang pakikibaka, O God. Kasihan mo siya ng inyong kapangyarihan. Si Kabet Del Rosario, Lord, pinagkakatiwala po namin siya sa iyo. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Meron din si Annabel Pariñas, O God, pagpalain mo po siya, O God. Samahan mo po siya, Panginoon. Si Sister Jing Pabon, pagpalain niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang buong sambahayan. Ano man ang kanilang mga pakikibaka sa buhay, dalangin ko magtagumpay po sila sa tulong mo, Panginoon. Si Ate Feli Aquino, alam ko, Panginoon, marami rin po siyang mga pakikibaka sa buhay, pero alam ko, kasama mo siya, Panginoon, at hindi mo siya pababayaan. Si Nanay Josepa Kulanay at ang kanyang buong pamilya, meron din silang mga pakikibaka, pakikipaglaban, o God, laban sa kadiliman, laban sa masama. Gabayan niyo po at gawin niyo po silang matagumpay. Sister Paz Daulayan, Lord, dinadalangin din namin, kasihan mo siya ng inyong kapangyarihan. Gamitin mo siya bilang iyong daluyan ng iyong pagpapala at kalakasan sa kanyang buong sambahayan. Si Brother Dong Pilapil, pinagkakatiwala po namin siya sa iyo. Pagpalain mo po ang aming kapatid na ito. Maranasan niya ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Tuloy mo tayo. Si Ate Evelyn at Kuya Opet at ang buong niyang pamilya, Panginoon, patuloy kang bumabay sa kanila, patuloy kang magpala, patuloy kang magbigay ng protection sa kanila. Any battle that they are in or mga bagay na kaharapin nila, Panginoon, in the name of Jesus, ikaw po ang magabay sa kanila. Si Karika Castillo, kasama ni Ka Ambet, Panginoon, patuloy mo silang protektahan, patuloy mong tugunin ang mga panalangin nila. Si Jennifer Tiglao, Panginoon, Lord, samahan mo po siya, nasan man po siya, kasama ng kanyang mga buong pamilya, ikaw po ang tumulong sa kanila at magprotekta sa kanila. Dinadalangin din po namin, Panginoon, si Sean Lopez, at kanyang buong family, si Ellie, O God, patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang buong sambahayan, O Lord.
si Kanet Panganiban. Salamat Panginoon sa iyong biyaya sa kanyang buhay. Dalangin po namin ang lubos mong kagalingan para kay Kabet, O Lord. Kay Maribik Belia Senyor, idinadalangin din po namin ang kanyang buong family, ano man ang kanilang mga pakipag, mga pinagdadaanan, mga pagsubok, kung meron man, bigyan mo po sila ng katagumpayan. Si Mary Jane Degia Perez, Lord, na patuloy kang tumugon sa kanilang mga pangangailangan, patuloy mong protektahan ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, pagpalain mo po sila. Si Kuya Bobby Gonzales, kay Ate Percy at ang kanyang tatlong anak, ang kanilang buong sambahayan, Lord, anuman ang mga pagsubok nila, even the Gonzales family, Lord, pagpalain mo po ang buong Gonzales family. Si Marie Garcia, dinadalangin namin, Lord, yung mga struggles nila, Lord, yung restoration mo sa buong pamilya, sa kanilang health, ikaw po, Panginoon, ang maggawad nito at pagpapala at protection mo para sa kanila. Lord, salamat po sa buhay ni Arlene na patuloy mong ginagamit, pagpalain mo po siya, ingatan mo po siya, Panginoon, at gamitin mo siyang maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng tao na nakakasalamat. Salamat po sa buhay ni Arlene. Lord, thank you po sa buhay nila Tito Ben at Tita Judy. Patuloy kaming dumalapit sa iyo na ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanilang mag-asawa, strengthen them, palakasin mo yung immune system nila, at ikaw po ang patuloy na gumamit sa kanila to become a channel of your blessing, Lord, at i-return mo po 100-fold, Lord, sa kanilang mag-asawa ang lahat ng pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Marie Garcia at si Rochelle Mendoza Ocampo. Panginoon, sa Israel, ingatan niyo po siya at yung mga pamilya niya dito sa Pilipinas. Gabayan niyo po anuman ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Dinggin mo po ang kanilang mga dalangin, lalong-lalo na yung kanyang kapatid, O God. Dinadalangin po namin yung kanyang kapatid na may sakit. Dinadalangin din po namin si May Lanusa. Lord, patuloy kang tumugon sa kanyang mga panalangin. Ingatan mo sila, pagalingin mo ang kanyang mga anak, O Lord, at protektahan ang kanilang buong pamilya. Si Mabel Makadangdang, Lord, patuloy namin siyang idinadalangin sa iyo. Katagpuin mo po ang aming kapatid na ito. Dinadalangin din namin si Leonora Katunggal. Panginoon, salamat sa buhay niya. At dalangin ko, patuloy mo siyang bigyan ng hunger and thirst sa pagkakilala sa iyo. At patuloy mong ingatan ang kanyang buong pamilya. Sister Jane Dingo, dinadalangin din po namin sila Ate Nelly, sila Kuya Jack, O God, ang buong pamilya nila, O God, ay patuloy niyo pong pagharian, ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, maghari kayo sa kanilang buong sambahayan. Dalangin ko po si Kabet, si Kabolong, at ang buong nilang pamilya, si Boyong, Lord God, si Shin. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanila. Nakikita mo po yung katapatan nila sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na humawak sa kanila, O Diyos, pagpala, mag-ingat, Panginoon. Ganun din kila AJ Almasco, kila Pastor Bishop Bobot, kay Claire, kay Lolo, kay Aya, at sa mga taong kasama nila, Panginoon, na nakikibaka. God, I pray, Lord, may your special healing, special anointing, special favor, Panginoon, ay ibuhos mo sa kanilang buong sambahayan, Lord. Dinadalangin din namin si Dali Makayabyab. Dali Mia Kayabyab, Panginoon. Ano man po yung mga dalangin niya, mga hinihiling niya sa iyo, tugunin mo at protektahan mo po ang kanyang buong pamilya. Patuloy din po namin dinudulog sa inyo si Pastor Florence Bustamante, ganoon din si Grace, at sa kanilang dalawang anak, Panginoon. Lord, may your anointing and guidance and favor, lalo na kay Grace, O Lord, na meron pong karamdaman. Sustain mo siya, Panginoon, ng inyong kapangyarihan, O God. Dalangin din po namin si Pastor Moses Gamata na
Patuloy mo siyang gamitin, Lord. Continue to burn the passion, Lord, na nasa puso niya. Panginoon, nawa patuloy niyang gawin yung mga bagay na itinalaga mo para sa kanya. At alam po namin, Panginoon, anumang bagay na ibinigay namin sa iyo, ikaw po yung magpapala sa amin. Katulad ng pagpapala mo sa amin, pagpalain mo po si Pastor Moses kasama ni Sister Jean at ang kanyang dalawang anak. Ganon din, Panginoon, si Ahmed, Lord, ibinadalangin namin ang aming kapatid na ito. Salamat po sa kanyang buhay, kay Mami Getty, anuman ang kanilang mga dalangin na sa family, tagpuin mo po ang lahat ng kanilang mga dalangin, O Diyos. Ganon din, Panginoon, si Mel Sales, probably ngayon lamang po siya namin nakasama, pero alam namin walang aksidente sa inyo. Ano man ang kanyang mga dalangin, dinggin mo po ang kanyang dalangin. Ganon din kay Nipi Pasigon, dinadalangin po namin ang ano man ang struggle niya, Lord, magtagumpay siya sa tulong at kapangyarihan mo, Panginoon. Kay Nerissa Aduka, Lord, at sa kasama ni June Aduka at ang kanilang anak, Panginoon, alam ko, Lord, hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan, magtatagumpay pa rin sila sa tulong at kapangyarihan mo, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, Sister Emma Gonzalez, patuloy mong i-restore ang kanyang pangangatawan, patuloy mong ibigay yung strength sa kanya, Panginoon, sa mga sandaling ito. At dawa, tugunin mo ang mga panalangin niya, ingatan mo si Brother Popo at ang kanyang mga anak, Panginoon. Si Faith Rojas, salamat po. Ganun din kay Jeff, dalangin po namin ang kanilang buong sambahayan. Yung mga dinadalangin nila sa inyo, dinggin niyo po, Panginoon. Dalangin ko din si Ate Cheche de Rosario, nakasama ni Kuya Junior de Rosario, na Lord, alam ko po na nangungusap ka sa kanila at ikaw po ang tumugon nito. Dalangin ko na katagpuin mo po sila at patuloy mong pagharian ang kanilang pamilya, O Diyos, at protektahan. Si Jairus po, O Lord, ay patuloy namin dinadalangin sa inyo na bigyan mo siya ng complete healing, complete restoration, at muli mo po siyang gamitin for your honor and your glory bilang isang doktor. Dinadalangin din namin si Maurita Alcaraz kasama si Arnel at ang kanyang buong pamilya. Dalangin ko po na patuloy mo silang samahan sa journey nila, patuloy mong pagpalain ang kanilang business at ingatan mo po ang buong sambayan nila at protektahan. Ganun din, O Lord, si Dayanara Mendoza, ikinukumit namin sa inyo ang kanyang buhay. Patuloy kang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon, at maghari sa kanyang pamilya, O God. Ganun din kay Jenny Reyes, salamat po at nakadalong muli siya sa devotions na ito. Alam namin, ikaw ang Diyos na kumikilos sa kanyang buhay sa mga oras na ito. Kaya ano man ang kanyang dalangin, Lord, tanggapin niya yung kagalingan at kasagutan mo sa kanyang mga dalangin. Dalangin ko rin po si Jubes Lopez, Lord, patuloy mo siyang gabayan, palakasin, at protektahan kasama na kanyang buong pamilya. Si Ami Cuervo, kasama niya Pastor Dindo, at ang kanilang mga anak, pagpalain mo po yung kanilang ministry, yung kanilang family, at nawa, O Diyos, anuman ang pakikibakan nila sa buhay, ay iyo po patuloy na tugunin. Sister Jonah, kasama ni Sir Sean, patuloy mo silang ingatan. Ang kanilang mga anak, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, we are praying kay Bunso, Lord, na patuloy mong pagalingin, Panginoon. Alam namin, there is nothing impossible with you, Lord. In the name of Jesus, we cast out every sickness, Lord God, in the name of Jesus. Kay Fe Santos, idinadalangin din namin ang kanyang buong family. Nawa, Panginoon, maghari kayo, dinggin mo ang kanilang mga dalangin. Si Melody Lanusa rin ay ingatan mo, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho, kasama ng kanyang buong pamilya. Nawa, ipagpalain mo po sila. Sister Edna Rimas, Lord, at ang kanyang buong pamilya, si Tate Ador, Nanay Lolita, ang kanyang mga anak, Panginoon, buong sambahayan nila, Rimas family, pagharian mo, Panginoon, kasama ni Carm, ni Jester, nila Grace. At nakikidalamhati kami, Panginoon, sa pamilya ni Grace. Waldo, Lord. Ang iyong comfort ay igawad mo sa kanilang buong family, Panginoon.
We are also praying for Glad, William, Gwen, Sharon, Pastor Gilbert, Nanay Esther, and Tatay Cesar. Pagpalain mo po ang buong pamilyang ito, Lord. Preserve mo po sila, Panginoon. At tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Your protection be upon them, Lord. Kay Carol, din kay Brother Rolando at ang buong Fontanilla family. Maghari po kayo at pagpalain mo po ang kanilang sambahayan. Sister Carol sa kanyang trabaho. Ganun din si Kuya Rolando. Panginoon, ikaw po ang magtumugon sa kanilang mga dinadalangin. Praying for Gil Gorda na patuloy kang sumama sa kanya, sa kanyang Christian life, Lord God. Dalangin po, Panginoon, ang ibayo mong protection at pagpapala sa buhay niya. Si Jen Tiglao, dinadalangin din namin siya, Panginoon, maghari ka at pagpalain mo ang kanyang buhay. Si Rodora Dan Centeno, you bless her life, you bless their family, and your protection be upon them. Ganun din sa kababayan na taga-Hagunoy, si Suzette Empainado, Lord, dinadalangin po namin, ingatan niyo po sila sa Hagunoy, ingatan niyo po ang kanilang buong pamilya at sambahayan. Tagpuin mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. We continually praying for Sarah and Lester at saka kay Aaron, kay Adam, Lord God. May your continuous comfort be upon them. Your protection be upon them. Alam po namin, Panginoon, na napakaraming adjustments sa buhay nila na nawala si Tita, Lord. Pero alam namin na you will give them the strength, Lord God, na kailangan nila. Your protection be upon them, Lord. Dalangin din po namin si Ate Che at ang buong pamilya, si Mami Cecilia, si Doktora. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Tagpuin mo ang kanilang pangangailangan, Lord. Yung preservation mo ng kanilang buhay, Panginoon. Dalangin namin ito sa iyo. Ganun din si August at saka si Des Banganan. Panginoon, maghari kayo sa kanilang buong family, sa mga trabaho nila. Gabayan niyo po sila, samahan, Panginoon. Ganun din kay Ma'am Weng Perer, kay Uncle Willie, at ang kanilang buong family, Lord. Alam ko, kasama namin sila, nananalangin sa inyo. Panginoon, maghari ka sa kanilang buong sambahayan. Pagpalaay mo rin yung kanilang mga negosyo, O God. Si Ate Joanne, ang buong pamilya, patuloy mo silang ingatan at pagpalain at protektahan. Ang buong Tamiing family. Mm-hmm. Alam namin, marami din silang mga battle na pinagdaanan at sila po ay patuloy mong bigyan ng kalakasan na maging overcomer, O God. Dalangin namin ang patuloy mong restoration, complete healing kay Paula at Pauline. Lord, alam po namin, O Diyos, na sa iyo kami kukuha ng kalakasan para mapagtagumpayan namin ang mga pag-struggle na to, ang buhay na to, sa buhay ng mga anak namin, O Diyos. Si Jennifer Camero, Lord, dinadalangin din po namin na patuloy niyo po siyang gabayan, samahan, at nawa, ingatan mo po siya. Yung kanyang buong pagkatao, kanyang buong buhay, ikaw po ay patuloy na maghari sa kanya. Lord, dinadalangin ko yung pamilya din ni Kim, si Alex, saka si Aya, kasama si Nico, sila Rachel, sila Chad, sila Jay. Lord, patuloy kang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Katagpuin mo po ang mga pangangailangan nila, protektahan mo po ang buong pamilya. Dinadalangin din po namin pamilya ni Paul, ni Kay, si Johan, si Mateo, sila Ma'am Abed, sila Kuya Jojo, sila Ate Tess, sila Tisha, sila Kino, si Jonah, si Clara, sila Joshua, sila Jay. Panginoon, maghari kayo at pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Salamat po. Sa iyo namin sila ipinagkakatiwala, Panginoon Diyos. Alam namin na hindi mo sila iwan, hindi mo sila pababayaan at maghari ka sa kanilang mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo muli. Hanggang bukas, magkikita-kita po muli tayo sa panibagong pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Don't forget to share, like, follow, and subscribe.
Salamat po sa mga nag-share. Good night and God bless. Share po ninyo yung link na ito, mga kapatid. God bless.